We're live! Isang mapagpalang araw sa lahat, mga kasiyasat worldwide. Today is October 21, 2024, 10:16 in the evening. Narito muli ang iyong lingkod na maghahatid sa inyo ng Batakan Program at ibabahagi ang mga makabagong balitaan, talakayan at kantahan. And of course, welcome back dito sa aking page. Ayan, kasi wala tayong schedule ngayon doon sa Integrated Live Radio, sapagkat every 4 PM kada Sabado ang ating schedule doon. Kaya nandito tayo sa ating page. Alright! Bago tayo magpatuloy, ay gusto kong i-shout out at batiin lahat ng aking mga followers sa aking FB page, mga subscribers sa aking YT channel, at tsaka sa lahat ng viewers na sumusubaybay o aabutin ng aking munting live na ito. Ayan, worldwide, no? Shout out sa inyong lahat at maraming maraming salamat. Ayan, sa suporta na inyong ipinagkaloob. Ayan. Gusto ko rin batiin ang aking boss, Boss Julie, na laging sumusubaybay sa aking live, mga live at vlog. Ayan, di bali na wala akong viewers. Basta nariyan lagi si Boss Julie, Oscar Kilo na yon. Okay. Pero bago tayo magbalitaan, ay i-reverse natin, no, yung huling kantahan. Uunahin na natin, no, maghahandog ako sa inyo ng isang kanta. Ayan, no, para sa inyong lahat, no, sa mga viewers at supporters. Ayan, lalong-lalo na yung mga Facebooker at saka YouTuber. Para sa inyo ito lahat. Huwag na ding kaligtaan ang pagkakaibigan. Dito sa Facebook, na ating tambayan, tayo ay magtulungan, magbigay ng tamang ayuda. Panahon at oras sa bawat tropa, wala nang iba na magtulungan. Ikaw at ako, magbayanihan, tangi kong inaasam, ang inyong pag-unawa.
pagbibigayan. Sa bawat tropa, wala nang iba na magtulungan. Ikaw at ako, magbayanihan, tangi kong inaasam ang iyong pag-unawa. Pagbibigayan sa bawat tropa, ayan na yung Facebook or song, ayan para sa inyong lahat. Alright, so dito na tayo sa ating balitaan. At sa ulo ng mga balita, grupo ng mga magsasaka na nawagan kay PBBM na gawing tunay at makatotohanan ang land reform sa bansa. Pangalawang balita, Congressman Erwin Tolfo ng ACCIS Party List nanawagan ng isang imbestigasyon laban sa isang minahan sa Agusan del Sur. At ang panghuling balita, dating PRRD hindi makakadalo sa hearing bukas ng Quadcom sa lower house. Ayan. All right. At sa detalye ng mga balita, grupo ng mga magsasaka na nawagan kay PBBM na gawing tunay at makatotohanan ang land reform sa bansa. Isang grupo ng mga magsasaka sa Pilipinas ang nanawagan ngayong araw kay PBBM na gawing tunay at makatotohanan ang land reform sa bansa upang matugunan at masolusyunan ang lumalalang krisis sa bansa sa hanay ng agrikultura. Ang kilosang magbubukid ng Pilipinas o KMP ay naninindigan na marami pa ring magsasaka sa bansa na walang sariling lupa o sakahan kung saan lantaran pa rin ang kahirapan sa kabila ng mga ginagawa ng Pangulo at nagawa ng kanyang yumaong ama na dating Pangulo ng mga aksyon pagdating sa land reform gaya ng New Agrarian Emancipation Act o NAIA at Presidential Decree No. 27 ayon sa pagkasunod. Shout out po sa ating 2 million viewers dyan. Sa mga 3 million, ayan, mag-comment lang po kayo sa chat box so that we, para kayo ay ma-recognize. Ayan, o maari, i-chat nyo sa aking page. I-chat nyo ako sa aking page. PM is the key. Para titignan natin, baka makapagbigay tayo ng loan. Okay. So, sa ating pagpapatuloy, the Marcos legacy remains landless of the many and affluence of the few. Ito ang pahayag ni KMP chairperson Danilo Ramos sa isang press con na isinagawa kanina lang. There is no real emancipation of farmers under Marcos administration. Dagdag pa ng huli.
Matatandaan na noong July 2023 ay pinirmahan ni PBBM ang New Agrarian Emancipation Act o NAIA upang ganap na maging batas at palayain ang mga magsasaka sa kanilang mga utang, no, under the Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ayan, kasi may pinirmahan nga, no, si BBM na magiging batas na nagpalaya sa mga magsasaka, pero ilan lang ang mga yun, hindi naman yata lahat. Matatandaan din na ang CARP ay namigay ng mga lupain sa mga magsasaka noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino, pero wala itong follow-up o wala itong follow-through dahil sa kakulangan ng suporta gaya ng kapital upang gawing sakahan ang mga nasabing kalupaan at mapapakinabangan. So hindi rin naging epektibo ang pamimigay ng dating Pangulong Aquino, Corazon Aquino, noong kanyang kapanahunan dahil wala nga daw suporta. Ganun din daw ang Presidential Decree 27 ng dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil may mga provision ang nasabing batas na pumapabor sa mga mayayamang landlord. Ayan. Binatikos din ng KMP si PBBM sa kanyang sistema na payagan ang mga landlords na mamayagpag sa kanyang administrasyon kung saan tuloy-tuloy ang pananaig ng rice importation. Farmers will again declare Bongbong Marcos Jr. as the leading cause of hunger in this country with the persistent rice and food inflation. Dagdag pa ni Danilo Ramos ng KMP. Ayan. So, anyway, malaki ang puntos ng mga kilusang magbubukid sa Pilipinas, no. Meron silang dito, no. Meron silang katwiran, no, bagamat may mga programa na nagagawa ng mga nagdaang administrasyon, hindi pa rin ito sapat, no. Dahil nga hindi sila tapat, no, hindi tapat nga yung programa. Kaya hindi pa rin sapat upang tugunan ang pangangailangan ng mga magsasaka ito. Magsasakang ito na magkaroon ng lupa. No, may mga aksyon, definitely may aksyon na ginagawa, pero kulang nga. No, napakalinaw naman dito, no, sa history, napakalinaw naman. No, as a matter of fact, it is correct, no, namigay talaga sila ng lupa noong kapanahonan ni dating Cory Aquino, dating Pangulong Cory Aquino. Pero yun ang problema. Hindi na convert kayo yung iba, pinagbibinta na rin siguro yung mga lupa. No, nagkulang sa makinarya o suporta, walang kapital na naibigay. No, ganun din naman ngayon, no. In spite na may mga programa, kagaya ng programa ng ating Pangulo ngayon, itong New Agrarian Emancipation Act, no. Kulang pa rin naman ito. No, kaya siyempre, kumbaga sa kwan, panakip butas, no, pero mahirap naman kasing tawaging panakip butas, no, kasi at least naman may nagawa ng gobyerno, but still kulang na kulang nga ito, no. Kaya ito nga yung dapat, kaya may katwiran yung mga nagsasabi itong si KMP Danilo Ramos, no, siya yung spokesperson, ayan, ng KMP, chairperson, I should say, ng KMP, may katwiran siya na the Marcos legacy remains landlessness of the many and affluence of the few. Ayan. Ang ibig sabihin nun, no, walang lupa, no, yung mga mas marami, no, at pinagkikitaan lang daw ng mga iilan, no, yung ang sabi, no. Totoo naman, no, may katwiran kasi kagaya niyan, no, itong CARP na ito, meron naman pero kulang. Tapos
imbis na palaguin yung agrikultura dito, yung local agriculture, pinapayagan pa rin naman yung ano, yung rice importation, no? Napakalaking ano yun, no? Papatayin kasi ng rice importation yung mga ano, local products, no? Kasi mas mura doon. At hindi lang mas mura doon, no? Malaki ang patong kasi sa rice importation, no? Lahat ng klase ng importation may mga tumpats dyan, no? Kasi ano naman natin, no? Yung panukala, may panukala nga si Senator Cynthia Villar, no? Pagdating sa agrikultura, no? Napakalinaw naman doon, nakasaad doon, no? Kung magkano lang yung palay sa Vietnam, parang 18 pesos, no? Tapos pagdating dito, mataas, no? Yun yung ano din, no? Burden o dilemma sa importation. Kaya tama rin lang na palaguin, no, ang agrikultura dito mismo sa ating bansa para mas maging kapakipakinabang, no? Mahirap ang buhay ng farmers dito sa atin, no? Kung meron mang mga mayayaman na farmers, yung mga big time lang, no, lugi lagi yung mga mahihirap, no? Kaya ang pinakabis diyan, tama ito, no, seryosohin, no, ang land reform, no, ipamigay yung mga lupa, tulungan para ma-convert ito into agricultural lands para mapakinabangan, para para sakahin, no, when we say converting into agricultural lands, eh, siyempre aayusin to, at saka siyempre dapat nandyan yung patubig. Diba? Patubig. Nandyan din yung puhunan na ibibigay sa mga farmers, no? Napakahirap naman gawin ito, pero siyempre, as we go on naman, no? Kung talagang pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo at kanyang unti-untiin nagagawin, eh siyempre, marami siyang magagawa, no? Sa pagtatapos ng kanyang termino, no? At least, meron siyang magandang legacy pagdating sa ano, sa agrikultura, no, particular na dito sa land reform. Ayan, so may punto, no, may katwiran itong KMP. Kaya hindi natin sinasabi, again and again, hindi natin sinasabi may action ang gobyernong ito. Nakikita naman natin, no, pero sana nga lang kasi hindi pro forma practice. Dapat pag ikinasa yung isang inisyatibo, dapat tuloy-tuloy. At siyempre kailangan ng suporta ng lahat, no? Lalong-lalo na sa LGU. Pero nakita naman natin na hindi natin alam kung saan nakukulang, no? Kagaya nga itong issue ng importation, no? Alam naman natin na pinapatay nito yung negosyo ng ating mga farmers. Ayan. Nakita naman natin kasi kung paano i-maneuver. Biruin mo yung mga kagaya na lang sa sibuyas, di ba? Sibuyas, bibilhin nila yung ano, mga sibuyas diyan sa Bungabon. Di ba? Yun naman yung resulta ng investigation, di ba? Tapos bubulokin para maipasok nila yung importation, di ba? Para doon sila kikita, di ba? Ang hirap nun. Yun yung mga maneuver ng mga negosyante na dapat masawata para makapag-ambag naman ng gobyernong ito ng ano, no, pagdating sa agrikultura. Ayan, no. Anyway, may ano naman dyan, no, kasama yan sa agenda ng ating Pangulo. Pero again, pati tayo, no, hindi pa natin nararamdaman, no. May mga ilan na kwan, pero parang ganun kasi pagdating naman kasi sa LGU, parang pinipili din. No, kung sino yung malapit sa banga, sila din lang naman yung nakikinabang. Kaya yun nga eh, dapat may mga ahensya na direkta, na hindi na kasi dapat dadaan pa sa LGU. Yun yung ano natin, para hindi ito mapolitika, kasi pag napolitika yan, wala na. No, yan ang problema sa mga programa na galing sa nasyonal.
pag napolitika yan sa LGU, wala na, kuidaw na. Okay? So, dito na tayo sa pangalawang balita. Ayan. Congressman Erwin Tolfo nanawagan ng isang investigasyon laban sa isang minahan sa Agusan del Sur. Isang mambabatas sa katauhan ni Congressman Erwin Tolfo ang nagmungkahi para sa isang investigasyon hinggil sa panawagan ng mga katutubong manubo sa Agusan del Sur dahil hindi raw sila nakatanggap ng kanilang parte o shares sa isang mining operation sa nasabing lugar na isinasagawa ng Pilsaga Mining Corporation. Sa kanyang resolusyon, ang nasabing investigasyon ay patatatagin o pagtitibayin nito ang Republic Act No. 8371 o the Indigenous People's Rights Act at Republic Act 7942 o the Philippine Mining Act para masiguro at ang proteksyon ng mga katutubong Pilipino. So maganda na anuhin itong ipagpatuloy ang ano, pag-aralan ang resolusyong ito. Yan, para matugunan no, yung mga pangailangan ng ating mga kapatid na katutubo dyan sa Agusan del Sur. The mining operations of Pilsaga Mining Corporation permanently deplete the resources of the ancestral land to the detriment of the rightful indigenous cultural communities, indigenous people who are entitled to royalty shares. Ito ang inilahad ni Congressman Tolfo sa nasabing resolusyon. The said mining firm is well aware of the current issues, but still showed disregard for and even abused of the rights by delivering the royalty shares to another sector. Yan, dagdag pa ni Congressman Tolfo. Ayan, so mga mandaraya pala kayo. No, yan sa Pilsaga Mining Corporation. No? Actually, wala pa namang result ng investigation. No, that's still inconclusive, pending to the result of investigation. Ayan, kasi siyempre, ituturing nating allegation yan. Although, siyempre, alam naman natin, na sabi nga nila, walang apoy kung walang usok. No? So, base sa claim ng ating mga katutubo, no? Dyan sa Agusan del Sur, hindi nyo ibinigay yung parte, no? Hindi natin alam, no? I don't know. We don't know kung if there is an agreement, there was an agreement, no, made by in between Pilsaga Mining Corporation and the indigenous people o manubo, katutubong manubo dyan sa Agusan del Sur. Pero definitely kung nagki-claim sila ng shares, of course may agreement yan, no, at hindi ito sinunod no ng Pilsaga Mining Corporation, no. Kaya masasabi silang mandaraya. Ayan, pero still inconclusive. No, ulitin ko, no. Hindi conclusive 'yon ating sinasabi kasi wala pa namang result ng investigation. So, but definitely magkakaalaman, no. Hopefully maipostro ang panawagan, no, yung mungkahi ni Congressman Tolfo para makita naman natin kasi it's unfair naman, no. Nasisira nyo yung mga lupain dyan, and yet, hindi nyo naman sila binibigyan. No? Pumayag na nga sila. No? Dapat nga sana hindi sila papayag, pero I don't know no, kung paano nyo sila nakumbinsi. No? Pero of course, sigurado yan, may kaakibat yan na pangako. Di ba? Na kailangan yung tuparin kung ipinangako nyo. Kasi kawawa naman, magagamit nila yan. No? Kung sakasakali, magagamit nila yan kung paano na paunlarin ang kanilang community. No? Dapat yun ang ginawa ng ano, Pilsaga Mining Corporation. Inunan niya na pinaunlad ang community. Di ba? Ng mga katutubo, mga kapatid nating katutubo.
para mawalan, hindi sila magre-reklamo, pero kagayan niyan, na pati yung party, no, ayon siguro sa kasunduan, hindi binigay, no? Mga mandaraya kayo. Mga mandaraya kayo, ayusin nyo, kasi, siyempre, kailangan din naman nila yan. Hindi naman magkiklaim ang mga yan kung hindi nyo ginulangan. Ganun lang yung kasimple. Okay, so anyway, that is only according to our opinion, no? At of course, wala tayong personal knowledge dyan kasi nagbatay lang naman tayo dito sa report, dito sa balita, yan, na ating nasagap. Okay? So dito na tayo sa pangatlong balita. Ayos yan, bro. Thank you, brother. Shout out sa'yo. Ayan. Ayan si Brother Richmond Caballo from Maguindanao. Ayan. Maguindanao nito si Brother Richmond. Okay. Shout out sa ating mga kapatid na Muslim. Ayan. All over the world na abutin ng ating Munting Live o talakayan. Dito na tayo sa pangatlong balita. Dating PRRD, hindi makakadalo sa hearing bukas ng Quadcom sa lower house. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi makakadalo sa pagdinig ng House Quadcom Committee bukas October 22, 2024. Magsisimula ito ng alas 9 ng umaga. Batay sa liham o notice dated 21 October 2024 na ipinadala at pirmado ni Attorney Martin B. Delgrad III, inilahad sa nasabing notice na bagamat nais ng dating Pangulo na makadalo pero hindi niya kakayanin dahil masama ang kanyang pakiramdam dulot ng maraming trabaho nitong nakaraang araw kung saan kababalik lang ang huli no, sa Davao mula Maynila. Ayan. Nakalagay din sa liham na masyadong maigsi ang palugit na araw upang siya ay makapaghanda. Pero nilinaw din na maaring dumalo ang Pangulo sa mga susunod pang pagdinig pagkatapos ng undas. Ayan, so pagkatapos na ng undas, ayan, pwede daw ang ating Pangulo na dadalo. Ayan, so, natalakay natin ito kahapon eh. Kung sisipot nga kaya yung Pangulo eh. Ito nga, no? Hindi nga sumipot. Kasi matalino yan, no? Wais yan, no? Yung dating Pangulo. Kaya, siguro, sinabi niya, kayo ay paikutin. Although, sabihin man natin taktika, no? It seems legit. No, yung taktika niya kasi una no nasabi niya nga na parang maigsi yung palugit no which is true. Hindi nga naman dapat padalang ka ng sulat hearing ng 22 darating sa inyo ng 21 hindi naman ano yun hindi naman makatao yun no hindi makatwiran dapat madarating sa iyo yung sulat at least once a week no o 15 days o 1 month pero okay na yun once a week. At least a week prior makatanggap ka. So, meron kang paghahanda para ma-arrange mo yung mga schedule mo. Yan. Pero, maliban doon, sinabi kasi ng ating dating Pangulo na masama ang pakiramdam niya kasi given naman na yung situation na yun kasi alam naman natin, matanda na yung dating Pangulo. Ayan. So, let us consider yung kanyang mga rason, no, the grounds being used by the former president, no, to excuse himself, di ba? Pero yung abogado niya naman yung gumawa, si attorney, sino ba to? Attorney Dilgra III. Ayan, so, medyo mawais talaga ang Pangulo, no? Kasi sinabi niya doon, pinahabol niya din doon sa sulat na, hindi ko naman gustong mag-atin. Gusto ko, nagkataon lang na ganito. Di ba? At sa bandang huli pa, sinabi niya, sige, aatin ko sa mga susunod. So parang,
ano yun, pressing the ano, pressing the defense. So anyway, bahala na kayo kung paano nyo iisipin, but of course the way I analyze kung ano yung ginawa, that's a legal and legit tactic, di ba, na hindi naman natin basta-basta sasabihing mali o kukwestiyonin, kasi siyempre it's about health, no? Mahirap yun. Ay, alam naman natin, no, yung estado, physical na estado ng ating Pangulo, na dating Pangulo na meron na siyang ano bang tawag doon, may edad na siya. Ayan, talagang matanda na rin. Okay? So, all right, no? At iyon yung kabuuan ng ating balitaan at talakayan. Ayan. So, gaya ng naipangako natin nung nakaraan na maghahandog tayo ng mga makabagong kanta. So, binanata na natin yung ano sa pambungad, dito naman sa huli, gagawa pa rin tayo o magsasagawa din tayo ng kanta. Ano bang magandang kanta? Subukan natin. Para sa inyong lahat, ang title nito ay Sakripisyo, para sa mga tropa na malayo sa kanilang pamilya, no, at nagsasakripisyo. Silnag mo sa umaga, dulot nito'y pag-asa. Sa piling mo sinta, laging ramdam ang lakas at saya. Kahapon na lumipas, halong wagi at hira. Dahil sa'yo gumalaw aking mundo, nabuhay ang puso. Ngunit mahirap ang umibig sa isang katulad mo. Sapagkat langit ka, lupa ako, hindi bagay sa'yo. Sakripisyo, hapti at sakit ramdam ko, ngunit handang lanasin, kailangan tiisin na ika'y mawalay sa akin. Handang magsakripisyo, umunlad lang buhay mo. Ang angang at pait lulunukin ko para lang sa'yo. Sakripisyo, hapti at sakit ramdam ko, ngunit handang danasin, kailangang tiisin na ika'y
mawalay sa akin. Ngunit handang danasin, kailangan tiisin na ika'y mawalay sa akin. Ayon, sakripisyo. Ayan, all right. Pansamantala, ako ay magpapaalam at hanggang sa muli, ito ang iyong lingkod, Lakay Siyasat Fred Baying, at laging tandaan, iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salut at salamat sa Diyos.